Mga sangkay, bago po pumasok si PBBM bilang Pangulo ng Pilipinas, meron po siyang inilabas na isa pong vlog na ayon po sa nakararami, madamdamin daw po ito. Dahil nga po pinakita daw po dito si PRRD na sinabi rin daw po ni PBBM na nakatulong daw din po sa kanya. Tingnan natin mga sangkay, kasi itong vlog na to ay ito ata po ang pinakahuli bago po siya pumasok talaga officially sa pagkapangulo ng Pilipinas. At ngayon, magre-react lamang po tayo mga sangkay. Anyway, bago po natin umpisahan yung reaction video patungkol po sa vlog na ito, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po yung ating channel at pakiclick din po ang notification bell lagi po para updated sa mga ina-upload po nating video. At syempre, i-like nyo rin po ang video na to ha, para mag-recommend din po sa iba't ibang YouTube account at makita po ng mga kababayan natin. At syempre, mapanood po nila. Diba? So, ito na. Ito yung video na yun. Yan. Ano ba title na ito? Ang title na ito, wait, check ko. Ang title mga sangkay is BBM Vlog 216. Transitioning, yon, transitioning po yung title. Okay. Okay, sabay-sabay na po natin panoorin ha. Rekta na tayo. Let's go. Oy, sino ang nakamiss sa burger? Burger kayong lahat sa amin. Naalala nyo ba nung campaign? Kapag binabalahura sila, binabastos sila, ang sagot po ni PBBM at ng buong unit team ay burger kayo sa amin. So, pang 216 na vlog na po ito. Patuloy ang tinatawag nating transition period. Yan ang pinagkakaabalahan natin na labis nitong nakaraang mga linggo. Kakatapos lang ang inauguration ni VP Inday Sara. Very historic ito. Siya ang pinakabatang naging Vice President ng Pilipinas. Mm. Pinakabata? Ngayon ko lang nalaman to guys. Hindi na natin pag-uusapan kung ano yung edad dahil bawal daw yan pagka babae. Wait, check ko nga. Ilang taon na ba si Sara Duterte? Check ko, may kichismis lang ako. Ha? Pero di ko sasabihin sa inyo. Sara... Ayan, wait lang. Okay. Alam ko na kung ilang taon siya, pero syempre, di ko sasabihin sa inyo. Let's go. Dalawa, siya ang unang VP na galing Mindanao. At dahil... Pinakabatang naging Vice President, pinakaunang naging Vice President from Mindanao. Parang si President Duterte, pinakauna rin po ata siyang presidente from Mindanao. Dahil dyan, siya rin ang unang VP na nag-oath-taking sa Davao. Ako po, okay. Si Inday Sara. A proud Davaoan. Ganda naman ng ating Vice President. Halatang sa mukha pa lang, makikita mo nang may Vice Presidente na po tayo. Kasi nung nakaraang mga taon, wala po tayong Vice Presidente. Tibay ng puso ko bilang sa... Yun o. Close talaga, no? Marcos at Duterte. Alam nyo guys, mayroon pong... mamaya, papanood ko na lang sa inyo. Kasi may ini-issue po dito na si BBM hindi daw po pinansin ni PRRD. O parang ang lamya ng dating, parang awkward daw po sa stage. Pero... mamaya makikita nyo dito na hindi pala totoo yun.
To make it even sweeter, nataon pang Father's Day ang inauguration niya, kaya talagang special. Oh man. Kikita niyo ba yung picture na yan? Yung kuha talaga ng camera? May kita niyo sa mukha ni PRRD na proud po siya bilang isang ama. Kasabay na ito, syempre iniisip din po niya yung si VP Sara. Syempre medyo mabigat na magiging saklay niya na responsibilidad sa ating bansa. So syempre, noon pa man sinasabi na po ni PRRD na ayaw niya nga po si Sara sa national position dahil nga po mabigat daw po ang magiging trabaho. Pero nakita niyo naman ngayon mga sangkay. Diba? Eto na. Pinasalamatan. Ayun! Kasi ini-issue po ng isang laos na vlogger. Yung laos na vlogger, yung wala na gaano nanonood. Tapos, yung mga video niya, mga wala na. Hindi na umaabot halos 20,000. Malabo na. Basta sobrang labo na ng mga vlog niya. Hindi na po talaga siya pinapanood. Tapos, hindi na umuusad yung subscribers niya. Pinapalabas daw po dito na parang hindi daw nagpansinan o awkward daw yung dating sa stage. Pero check nyo naman to guys. Ayan check nyo yung video na yan. Ulitin natin. Kung mahuhusgahan nyo naman dito kung talagang mayroon pong gap yung dalawang to. Si President Duterte at incoming President Bongbong Marcos. Pinasalamatan ko siya dahil kahit papano sinuportahan kami ni Inday Sara. Tingnan nyo naman kung gaano ka-close sila. Nakita ko yung mukha ni Sandro Marcos, parang paano ba basahin natin yung mukha ni Sandro Marcos habang nakatingin po siya kay President Duterte. Proud na parang curious na parang parang gusto niya ring yumakap. Alam niyo yung parang po siyang apo na nakita po yung kanyang lolo ng isang taon. Ganun po yung dating. Makikita nyo sa kanyang smile na proud din po talaga na ang dalawang to, si PRRD at PBBM, ay talagang nga namang magkaibigan. Pati ako, tiniyak ko sa kanya na yung mga proyekto niya na nakabuti sa ating bansa ay papagpatuloy ko. Ayun. Tiniyak daw po ni PBBM kay PRRD mismo na mga proyekto niya ay ipagpapatuloy. Ibang klase po talaga si BBM, no? Ganun pong, yun yung ganung klaseng politiko dapat, yung hindi yung, porket ikaw na yung mamumuno, hindi mo na ipagpapatuloy yung mga project na nasimulan, ang gaganda naman, di ba? So dito may assurance na po si President Duterte, si Tatay Digong, na ayun, matutuloy po yung build at marami pa pong programa. Siyempre, daragdagan pa po ito ni President Marcos. Kami naman ay busy rin sa paghahanda ng inauguration para sa June 30. Ang napili namin lugar ay yung National Museum of Fine Arts o yung National Museum. Yung tradisyon ay sa Carino Grandstand pero meron pa rin COVID facilities doon na nailagay. Kilala yan natin bilang Old Legislative Building. Hindi ko makakalimutan, yan yung building na kung saan ako nag-aantay para sunduin yung aking ama para iuwi siya. Naging executive house din yan. Dati kung saan nag-opisina ang Prime Minister natin noon, Prime Minister Cesar Virata. Nasira nung gera at ilang beses na rin pinaayos, mayaman ang kasaysayan ng National Museum. May tatlo pang pangulo na nag-o-taking dyan, si Pangulong Quezon, Pangulong Laurel, at Pangulong Rojas. Mm,
Ngayon ko lang nalaman to, guys. Maraming nagtatanong, ano ba ang mangyayari sa inaugurasyon? Ano ba ang mga pakulo? Naku, isa lang ang matitiyak ko. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood, live man, online, at higit sa lahat, sana makisama ang panahon. Dahil tagulan na lang. Sa transition naman, ang pagbuo ng kabinete ay tuloy-tuloy pa rin. Nakikita naman siguro ninyo ang mga bagong pangalang inaanunsyo namin. Gaya ng sinasabi ko, di man ganun kabilis ang ating pagpili, ay mahalaga na masusi at mahusay ang pagkilatis. To agriculture, I think that the problem is severe enough. Oh, para sa mga hindi nakakaalam, siya po ang magiging kalihim ng Department of Agriculture dahil nga po nakita niya po talaga dito na malala ang problema ng agrikultura sa Pilipinas. Kaya naman kailangan po talaga ng political will mula po sa presidente para isaayos ito. Kagaya po nung panahon ni President Marcos na namamayagpag po tayo pagdating sa usaping agrikultura. That I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture at least for now. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Pero ang sabi ko naman sa kanya, this is only the beginning of a new chapter. Si Sando naman, eh ganun din. Hinahanda na niya ang opisina niya sa Congress. Excited na excited din bilang neophyte congressman. Yung dalawa ko pang anak, dahan-dahan nasasanay dahil marami silang bigla na security. Eh panay nga reklamo, pero wala tayong magagawa ganyan talaga pagka ikaw ay naging anak ng presidente. Siyempre, ang isa ring mag-transition sa pagiging private citizen naman ay ang ating mahal na si PRRD. Nakikita natin ang pagparating na pasasalamat ng ating mga kababayan para sa kanyang ginawang pagsiservisyo itong nakaraang 6 na taon. Salamat, PRRD. So, alam ko, marami sa atin ngayon a-attend sa event na to, yung Salamat PRRD. Sa Quirino Grandstand. So, mag-iingat po ang lahat. And again, si PRRD po yung binoto ko noong 2016. At talagang masaya po ako na siya po ang namuno sa Pilipinas from 2016 to 2022. Nakita naman po natin kung gaano kahirap yung hinarap niya kasi talagang binangga niya po dito, oligarko, mga sindikato. Lahat-lahat na po binangga po niya dito, hindi po naging madali, hindi rin po ganung kagrabing natapos yung lahat. Lalo-lalo na po yung marami talagang problema sa Pilipinas. So, pero ang dami po talagang nagawa ng ating Tatay Digong. So, gagawa rin po ako ng pinaka-special vlog patungkol po kay PRRD sa mga susunod na araw this week. At abangan nyo po yun. And again, sobra akong nagpapasalamat kay Tatay Digong at hindi po ako nagsisisi na sinuportahan ko po siya noong 2016. At kasama na rin ako diyan na magpaparating ng aking pagsaludo at pasasalamat para sa kanyang makasaysayan na pamumuno. Kaya't marami man ang kaganapan, sabay-sabay man ang pag-transition na nagaganap, ang mahalaga ay maingat ang bawat hakbang. Muli, maraming salamat sa inyo lahat na sumubaybay ng ating vlog bilang isang citizen bongbong. At siguro, ang susunod na nating pagkikita ay sumumpa na ako bilang inyong pangulo. Mag-ingat po tayong lahat at... Okay, eto nga, sinabi na po niya, ang susunod natin na pagkikita ay... Sumumpa na po siya bilang Pangulo ng Pilipinas. That means, ito po yung huling vlog niya bilang isang private citizen. Dahil sa susunod po na linggo, siya na po ay Pangulo
officially ng Pilipinas. At ang susunod niyang vlog, kasi hindi naman po talaga siya titigil dito, ayun na, presidente na po siya ng Pilipinas. So last po ito, ito yung huling vlog niya bilang isang private citizen. Nandiyan pa rin ang banta ng COVID. Magpabakuna po kayo, magpa-booster shot na kayo. Nang sa ganun, di na natin kailangan ng mask, magiging mas libre na ang ating pagtrabaho. Mabuhay po tayo lahat. Okay, guys. So again, ito po yung last vlog ni BBM bilang isang private citizen. At sa susunod po na araw o sa susunod po na linggo, ay siya na po ay Pangulo ng Pilipinas. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.